Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video, we're going to unbox and review this Daisy Powerline 5501. So this is an air pistol or CO2 yung ginagamit niyang cartridge. And it is using steel BBs 43 or 1.77 mm na bala yung ginagamit niya. So steel yung ginagamit niya. Technically speaking, hindi na to unboxing dahil binuksan ko na at kinamit ko na to, but inside the box is parehas lang naman. So eto nga pala yung box, and as you can see, this is Daisy and steel BBs. So yun yung bala na ginagamit niya, and then here you can see the model also. This is Powerline model 5501, and sa likod naman, warning. So ayan, and this is 131 miles per second, tapos 430 fps yung lakas niya. Yan yung maximum velocity. So ammunition is 1.77 caliber or 4.5 mm na BBs, and 12 grams na cartridge or CO2 cylinder na ginagamit. Ang kagandahan dito is meron siyang decocking or cocking na functionality. Ayan, buksan na natin. Okay, so makikita natin dito is the manual. So how to operate. So ayan, makikita natin kung ano yung mga kailangan natin, like for safety, kung ano yung mga position. Yan, nandito yan. So iba-ibang ano to, languages. So hindi na natin babasahin kasi madali lang naman tong anuhin. So eto siya. So wala nang kasama sa box, yun lang, manual or yung guidelines and the gun. So ayan, so here, kung makikita natin dito, nandito yung Powerline by Daisy 5501, tapos CO2 1.77 caliber or 4.5 mm na BBs. And this one is the serial dito. And here is the safety. So pag naka-red siya, ready to fire na yan. So ayan, may fire, may F na nakalagay. So pag naka-safety is S. So laging naka-safety siya. And then this one is pangkasa or if ever naubusan na kayo ng bala. So nandito kasi yung trigger line natin. Pipindutin nyo lang to para bumalik. And then this one is, ito yung sinasabi ko na functionality niya. So decocking and cocking. So ito, pag naka-decock siya, so meaning yung ano niya is may red indicator dito. Ang ibig sabihin nun is meron siyang blowback. So parang real gun yung ano niya, yung effect niya. Tapos yung isa naman, pag naka-uncock naman, wala siyang blowback. So yun yung kagandahan nito kasi meron siyang functionality na ganun. And then here, meron naman, dito is nakalagay Rogers AR72757 Daisy Outdoor Product. So ayan, tapos ito yung mags niya, lagayan ito. Ito yung pagtanggal pag maglalagay kayo ng CO2. And then here is the pag-release ng mags. So ayan. So ito yung mags niya, yung magazine. And then pag magkakabit naman kayo ng CO2, nandito siya. So ayan. Sa ngayon may CO2 na nakalagay, pero wala na tong laman, naubos na ng gamitin to. So tatanggalin natin 'yan. Okay? And then dito naman sa kabilang side, meron siyang BRD 18 chair and altar, and then warning. Tapos made in Japan. So ito nga pala is made of steel yata to. I'm not sure. Pero bakal siya. Combination ng bakal and plastic. So mabigat siya, guys. Hindi siya yung parang fake na gun. Actually, more on realistic yung mukha niya. So maganda to kasi maliit lang. So ayun. And then ito yun naman yung sight niya. So meron siyang dot na ano, na indicator. And then here. And may screw sa taas. So ayan. Yan lang siya. So pagkabit naman ng ano natin, ikakabit natin ng CO2 para ma-test fire natin. So alam ko naman na yun naman yung habol nyo dito para makita nyo to. So ayun, here. So clip, release. Ayan. Tapos remove lang natin. Pag remove is i-disengage lang natin tong sa baba. Ito sa baba, ito yung pang-puncture ng CO2. So ito wala nang laman. Yan. So ito yung CO2 niya. Ang dami kong extra nito. So kukuha lang ako. So ito yung mga CO2 natin. Yan. So by the way, binili ko to sa Hans.
sa Han Mega Mall na branch. Nasa 20 pieces yata yung kinuha ko nitong CO2. So ayan, ito. Pagkabit nito is ilalagay lang natin dito sa loob. Ayan. So makikita nyo yung pin, may pin dito sa loob. So tapos ito dapat naka ano to, nakaluwag. So ilalagay lang natin una yung ito, itong pin na to. 12 grams pala to, guys, yung laman nito. So kabit lang. Tapos lagay natin to. Tapos higpitan lang natin to until na may marinig tayo na parang na-puncture yung CO2 natin. So meron siyang hangin na parang tsh, parang ganun. So I'm not sure kung maririnig siya sa camera, pero hopefully ilapit ko sa camera sa microphone natin. Ayun. So yun yung maririnig nyo na tunog. So ayusin nyo na lang yung pagkakakabit, kasi minsan baka hindi nyo na higpitan ng maayos. So eventually mawawala yung CO2 ni. Tapos pag stuck nyo naman, make sure na hindi sa mainit na lugar, kasi hindi siya yung tipong paglagay mo kinabukasan malakas na malakas pa rin. So depende sa pinagtataguan nyo, or kung mainit yung lugar, or saka kung hindi nyo na maayos yung pagkakalagay nito. So ayun, so okay na siya. Tapos paglagay naman ng BBs, eto naman yung bala niya. So nilagay ko lang sa lagayan, pero yung binili ko nito is yung 2000 pieces na steel BBs. So ito siya, ayan yung mukha niya. Ayan. So ito naman is puntal nyo lang, anuhin nyo lang yung spring, ikabit nyo dito tapos hawakan nyo, kasi minsan natatanggal siya. So dito, andito yung butas, reload lang. Ayan. 15 pieces yung laman nito sa isang reload. Sa capacity naman ng CO2, magtatanong kayo kung ilan yung kaya niyang reload. So na-try namin is around siguro minsan 5 na reload, pero yung pinaka-maximum nito lumagpas ng 10 reload. So times 15 pieces, so sabihin natin 150 ang kaya niyang iputok na BBs. So yun yung depende sa CO2, pero yun yung average. Siguro mga average niya is mga 6 or 8, pero after that, siguro after ng 5, hindi na siya ganun ka accurate or kalakas. So ayun, ito. So nasa safety siya. Make sure lang lagi, guys, huwag papaputok kayo, laging nasa safety siya para hindi kayo makasakit. So ayun, take note lang, guys, and be careful pag gumagamit kayo nito, kasi tagos to sa balat. Kumbaga malakas to eh. So ayun, guys, i-set up ko lang yung shooting area natin, or yung kung saan tayo magpapaputok. So ayun, para makita nyo na. So ayun, guys, na set up na natin. So ayun yung ating target area. So malapit lang muna, hindi muna natin ipapalayo ng sobra. Pero na-try ko na ng mga siguro sabihin nating 30 meters, mga ganun, 20 meters. So ito, parang 10 meters lang layo. So yun muna yung ano natin. Meron tayong tatlong isushoot, kumbaga yung papel, para makita natin kung accurate accuracy niya. Tapos yung isa is WD-40, wala nang laman yan. Can na parang sa beer din, yung kapal na itong can, ano na to. Tapos yung isang lata naman is makapal, yung sa sardinas. So para alam nyo kung gaano siya kalakas. So ayun, guys, eto, try na natin. Okay, start firing. So unahin muna natin yung papel. So ito pala, guys, yan yung naka-uncock. So ito, naka-cock. So sorry, baliktad. Ito pala yung naka-uncock, tapos ito yung may recoil to. So may blowback. So ito naman. So ganun yung putok niya. Ayun, bullseye. Bullseye ulit. So ganun siya. Ganun siya kalakas. Ngayon, tatanggalin ko muna yung ano, para hindi siya ganun kaingay, kasi nandito tayo sa labas. Pero ang layo naman ng mga bahay dito. So ayan. Yung i-shoot ko naman is yung WD-40 na can.
Okay? Ipag-uncock na ito. Alright? Okay, sapul ka agad. Unang tama pa lang. So, ngayon yung lata naman, yung babarili natin. Okay, sa baba. Okay. Wala ng bala. So, yun yung indicator na wala ng bala. Ganun yung tunog. Ito, oh. Yan, ganyan. So, wala na siyang bala. So, magre-reload muna ako. Okay? So, ngayon naman, i-try natin ng medyo mabilis yung pag-barrel. Sa ano pa lang tayo? Doon tayo sa may papel. Yung papel yung target natin. Okay? Tapos, naka-decock siya. And safety. Okay, wala na. Wala nang bala. Right? Safety. Tapos sa ano naman itatry natin yung lata na medyo malapitan. Tignan muna natin yung ano, yung mukha niya kung ano yung kung tumagos ba siya. So ayun guys, inabutan na tayo ng dilim. So ano na, 5:30 PM na. So ito yung final verdict natin. So kung makikita niyo yung lata. Lata ng sardinas, lahat ng tumama is tagos. Tagos siya pati sa puwet. Ayun. Tagos yan. Actually, ano lang, hindi lang basta tagos, talagang tumagos ng dalawa yung bala. Ayan o. Tinamaan ko siya dito, tapos tumama siya dito sa kabila. Ayan. So, tagos yung isa. Yung isang tama ko hanggang dun sa kabila. So, ayan. Yung isa lang, yung ano, makunat pala talaga to. Kala ko parang pang-incan lang siya. So, tama naman kasi ito, sumasabog kasi ito eh. May pressurized to eh. So, hindi siya tinagusan. Kumbaga, tumama, nabasag niya, nakrack niya. Pero pag malayuan na barrel, I'm not sure kung malapitan na talagang yung nandyan tapos babarilin ko. So, hindi ko na ginawa kasi magbabounce yung bala eh. Pero tagos talagang ano, medyo matibay kasi talaga to. Iba yung ano, quality na ito eh. So, ayun. Pero kung sa baon, baon. Ibig sabihin, pag tumama sa tao to, talagang baon. So, ito naman yung ano natin. Is meron tayong bullseye. So ayan, isang bullseye, halos dalawa ito, number 9, umabot sa guhit. Tapos the rest is nandito na sa 8 and 9. Ito guys, yung putok dito kasi, yun yung sunod-sunod yung putok ko. So ayun, but accuracy wise na test ko na to. So 0-0 naman siya. Kumbaga ang horizontal lang niya is medyo kailangan lang babaan ng onte. I mean, itataas mo yung barrel, yung eyesight mo bababa mo ng onte. So ayun, but 0-0 yung ano niya. Okay. So, ayan guys. Bali, meron tayong nido dito para hindi nasasayang yung bala. Ayun. Pero yung the rest na binaril natin dyan, sayang na yun. Ayun. Bali, 2,000 pieces naman yung bibis natin. Price. Yung price nito is 13,000 plus. So, bali, binayaran ko ng nasa 15,000 plus dahil sa bala. And cartridge or yung CO2 cylinder natin. So, ayun. Yung cylinder niya is 97 pesos. Pag sahan ka bibili, but the rest naman na cylinder or CO2 tsaka yung bibis natin is pwede siyang bilhin online. So I think mas mura doon. Kakita na ako, meron akong binili. Mahalaga lang siya ng 80 pesos. So ayun. So sa nagtatanong kung ilan yung kaya nito, average is siguro mga masasabi kong 6 to 8 na reload. So 15 pieces per bibis. So ayun guys, marerecommend ko. Yes, of course. So maganda to pang self-defense. Be careful lang tayo pag nagsishoot tayo. So always, naka-safety. And mas malakas pala guys pag naka-recoil, yung naka-red to. So mas malakas yung tama niya. So ayun. Ayun guys, again, this is Elton Chukino of Habis & Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!